So hello guys, welcome back sa channel natin. So para sa video natin ngayon eh magbibigay lang tayo ng update. Kumbaga magre-report lang tayo or bibigyan na natin kung ano yung review or yung kung ano yung naging experience nung taong binigyan natin ito para subukan yung ganitong klaseng lining din. So ang lining po na to eh woven brake lining roll na fiber siya. So, medyo mas matigas to. Pero, yung naging result dun sa pinagkabitan natin. So, hindi po ito yung karaniwang ginagamit ko ng mga lining. So, ito. Kaya, itesting to. Or naghanap ako ng pwedeng mga sumubok. So, ngayon, nagbigay na sa atin ng review yung isang kakilala natin na sumubok nitong lining na to. Pero hindi ganun kaganda yung naging resulta sa kanya. So, yan din yung mainam na ginagawa namin na sinusubukan muna namin bago namin talaga i-recommenda sa iba. Since bagong brand to sa amin na inalok lang din, hindi ito yung normal na ginagamit talaga namin na brand. So, may nag-offer lang sa amin since mas lower price siya. So, kaya lang medyo disappointing lang. Hindi ganun kaganda yung naging epekto niya tulad ng mga magagandang brand talaga na subok na tulad ng Rotex o yan yung pinaka kilala na talaga na sa industriya ng mga heavy equipment, mga train, mga steering brakes na talagang proven na namin na maganda yon, tsaka sobrang tigas. So ito is parang kopya or imitation ng brand na yon. So tinry lang namin at dito sa, nung ginamit namin siya sa clutch, ayun nga, hindi maganda yung naging resulta. Pinost ko na yan nung nakaraan lang. So, ito na yung kadugtong nun. So, ang nangyari ay nasunog yung pinaka-lining niya. So, ipopost natin yung picture ngayon. Andiyan na yung picture. So, kung makikita nyo, itim na itim siya, nasunog talaga. So, bali, ginamit lang yan nung pinagbigyan natin na 1 month and halos magto 2 months na siya eh. Mga 1 month and 3, mga 28 days or 27 days lang. Halos magto 2 months na siya. Noon lang ginamit. So, parang nag-damage pa sa bell. To medyo nakayod ng konti. Pero hindi ko ini-expect talaga na ganun lang siya kabilis masisira. So, expect ko pinaka-lowest yun 4 to 5 months or 6 months bago masira or masunog. Pero, yung nangyari sa kanya is talagang terrible. Hindi talaga ako, or may hindi katanggap-tanggap sa klase nun. So, talaga napaka-low low quality ng China brand na ito. So, buti na rin at hindi kami kumuha ng marami nun. Kumbaga, yung sample lang yung inano sa akin. Pero open pa rin naman kami dun kung may mayre-recommenda sa amin si supplier na mga bago. Tetestingin muna ulit namin kung magiging okay siya. Pero sa, kumbaga, sa clutch ko lang naman tinetesting talaga usually. Pero dun sa original na pinagagamitan talaga niya, tumatagal naman yung ibang mga brand na yun. Kaya naghahanap lang ako na pwede ko lang, kumbaga, nag-experiment kami ng mga lining na pwede naman namin gamitin sa ibang application. Tulad nga nitong clutch lining. So, tulad ngayon, marami nang naglalabasan ng iba't ibang klase ng mga clutch lining. Lalo na yung mga rebanding naman talaga siya. Pinapalitan lang nila ng pangalan nila. Binibigyan lang nila ng pinaka-alias or yun yung binibigyan nilang tawag dun. Pero wala naman tayong problema dun kasi sila naman yung ano nun. Pero talaga yung mga ganyan, yung pinapapalitan mo ng lining, rebanding naman talaga yung tawag dun. Pero sila, choice naman nila yun. Hindi naman natin saklaw na yun as long as na wala naman okay naman din yung mga gawa nila. Baka mag-upload ulit tayo nung sa susunod pag dumating na yung iniintay ko isa pang lining na tetestingin ko. Saka hindi muna kami ako tumatanggap ng mga pinapaship tsaka namimini lang rin tayo. Kasi hindi pa dumarating yung supply natin ng pandikit talaga na talagang ginagamit ko. So ayoko naman mag-try ng ibang brand
kasi na-try na, kumbaga hindi mo pasubok masyado 'yon. Tsaka doon sa yung mga datihan na ginagamit na talaga namin na tatak ng pandikit eh. Subok na namin 'yon. At maganda talaga yung kapit noon basta nailuto mo ng maayos or napatuyo mo ng maayos. So, yun lang. At sana nakatulong sa inyo tong video na to. Doon sa mga, lalo na doon sa mga nagbabalak na magpakabit ng ganitong klaseng lining. So, hindi ko naman po nila lahat. Kumbaga, yung specific brand lang nung ginamit namin ito na China, yun yung medyo nag-fail. Pero, kung sasabihin na Rotex siya na original, yun, no doubt ako doon. Talagang maganda talaga yung mga Rotex na yun, na original. Pero, medyo pricey nga lang talaga yun. So, expect nyo na mahal yun. Kasi talagang napakamahal nung puhunan pa lang nun. At, lalo na yung proseso pa ng paggawa, kaya expect nyo na baka mga 500 plus ang presyo nun or 600. Depende na lang sa mga gumagawa. Basta original na Rotex, talagang mahal yun. Kaya kami, naghahanap ako ng alternative brand na magiging abot kaya sa ating lahat para naman hindi masyadong masakit sa bulsa. So yun lang, patuloy pa rin tayong magta-try ng mga bago at mag-experiment, pero hindi natin ilalabas yan sa mga customer natin talaga nang hindi natin sinusubukan pa. Kasi tulad nito, kung ito inilabas ko or marami akong ginawa, mapapahiya lang ako. So dito, honest lang tayo, hindi tayo magpapaganda o magpapabango na maganda to. Bagay, bigay natin yung totoo na quality niyan, ilabas natin yung totoo. So, wag lang natin yung puro sabihin na puro maganda. So, yun lang. Kung may naitulong sa inyo tong video na to, i-like nyo na, share, at mag-subscribe na rin kayo dahil malaking tulong yan sa atin. Lalo na, pag dumami tayo rito, mas marami pa tayong mabibigyan. So, sa ngayon, talagang pilim-pili lang yung mga binibigyan natin ng mga clutch at pinapasubok natin kasi limitado lang din po yung budget ko. Hindi naman din po ako mayaman. Wala rin naman tayong pera para magpamigay ng masyadong marami. So, pasensya na doon sa iba na hindi ko nare-reply. Kasi ang dami na po. Since meron din naman tayong personal na mga inaasikaso, tapos nagkatrabaho pa tayo, hindi rin natin masyadong matutukan masyado yung mga nagko-comment. Pero hanggat maaari po, nare-replyan ko naman yung iba. Pinipilit ko na masagot yung mga tanong nyo. So, yun lang. Salamat sa panonood at sana patuloy nyo pang panoorin at saka tangkilikin yung mga videos natin. Yun lang po.